A blessed good day mga ka-newbie, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to maximize visual effects with versatile platform graphics in PowerPoint. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Okay, first open tayo ng ating mga Microsoft PowerPoint and obviously, always tayo mag-start into blank documents. Then, next step natin, the first step na gagawin nyo is we will insert a rectangular box under the shape. Okay, so mag-create kayo ng rectangular box. Then after that, right-click nyo lang siya and select the format shape. Then after the format shape, select the effects options, yung nasa gitna, followed by the 3D rotation. So andito na tayo sa 3D rotation. Then under preset, select nyo po itong options na to. Under perspective, piliin nyo itong perspective relax, which is which, kahit ano ang gusto nyo, but in this presentation ang 3D natin na ano ay gagamitin natin ay perspective relax. So ganyan ang mangyayari ngayon. Then after nyan, ang ating punta tayo dito sa ating 3D format. Okay, under pa rin siya sa effect options, under 3D format, palitan natin si bevel nang let's say itong si relax insert, and after nyan ang bottom natin ay ito naman si relax insert pa rin. Okay, then after that ang width, dagdagan lang natin si width. Okay, let's say gagawin ko siyang 25 para medyo kumapal, and after nyan si bevel din let's say gawin ko rin siyang 25, no? And our depth, okay, our depth, papalitan ko lang siya ng black color para ma-distinguish, and i-down nyo lang siya let's say 25 na rin siguro. Okay, ayan. So, 23, 24, and 25. So, parang medyo kumapat. So, nasa sa inyo yan kung anong gusto nyong kulay ang depth nya. So, pwede siyang maging dark black or let's say gray. Pangit masyado tingnan. No? Masyadong light na light. And, let's say, dahil blue siya, gagawin nating dark blue. Ayan. Okay. Then after that, ang contour natin, so kung papalitan nyo siya ng white, so parang nagbabago ang contour. So, let's change into dark blue din. No? So, yan na yung ating 3D format. Next natin, nagagawin ay pupunta tayo sa shadow. Okay, under shadow, palitan nyo lang itong preset nya, let's change it to dito sa offset button, so para may shadow tayo sa baba. So you can change it into different options. Pwede natin sabihin na itong offset bottom right, pwede din yan, no, nasa sa inyo yung options na yan. And you can change, paglaruan nyo lang yung size, transparency, no, and the blur. So nasa sa inyo yan, so pwede nyo siyang paglaruan. Okay, so but for me ito ay okay na. So ang angle ko pwedeng ganyan din, and the distance pwede kong gawing ayan, let's say 8 points. Okay, now
Next natin, after the shadow, reflection natin siya. So the reflection will be, sabihin natin, itong, let's say, kahit alin naman dito pwede, pero mamimili lang kayo kung ano yung sa tingin nyo gaganda sa reflection natin. So kung ayaw nyo yan, pwede nyo siyang palitan, no? Mamimili lang tayo ng mas babagay sa kanya. Okay, I think yan okay na siya, at least para may reflection ng konti dito sa baba, no? Then after that, punta na tayo, mag-i-insert na tayo ng ating image. So let's say punta tayo dito sa internet natin, and let's go to the pixabay.com. Bakit si Pixabay? Kasi si Pixabay free siya, no? Pwede niyong gamitin. May, you have a license to copy the image, no? Free lang talaga siya. Hindi siya kailangan ng royalty, no? Para magbayad kayo for the image. So let's say hanapin ko ay bird. Okay, so dito sa bird, gusto ko itong bird na ito. And I just copy image, and after that, dito naman I'm going to insert picture, and let's say copy and paste na lang. So finish na natin siya na. Then after that, i-resize lang natin siya, and ilalagay lang natin siya dyan. Okay, so para hindi naman siya pinaka-plain na pinatong natin, so i-right click natin siya, then format pictures, and lagyan natin siya ng reflection din. So let's say ang reflection niya is same kaya kanina, mamimili lang kayo ng babagay na reflection gaya niyan. Then after that, yung size niya medyo adjust ko lang para hindi lumagpas dito, no? Then I'll put a shadow. Then yung shadow niya, sabihin natin pa dito din. So dapat mag-reflect parehas dito sa baba, sa rectangle nyo, kung ano yung ginamit nyong shadow doon. Okay, then after that, medyo adjust natin ang size din niya. Yan. And the angle. Okay, so yan. So medyo na lagyan na natin ng buhay ang ating image. So then after that, you can select this image, and you can adjust it kung saan nyo gusto. Next, I'm going to add a new slide, blank slide ulit. Then the next step natin is mag-insert tayo ng image or ng shape gaya nung napakita ko kanina, no, sa ating example. Okay, so let's select this one. Select the block art and create tayo ng block art dito. Okay, then let's resize it gaya niyan. Okay, so let's do the same procedure gaya ng ginawa natin kanina. So effects options, 3D rotations. So ang rotation natin ay, let's say, perspective relax. Then after that, punta tayo sa 3D format natin. The bevel will be this one, and the bottom will be this one. The contour depth will be dark blue, and you can resize it. Yan. Ganyan. Then after that, the contour din is the dark blue para match sila. And the material, ito pala, ang material natin, hindi na natin i-wireframe. So standard pa rin tayo. So hindi na natin babaguhin ng material natin. Then after that, balik tayo doon sa shadow na tayo. So let's select a shadow
this one and adjust natin ang size. Yan, para medyo may buhay. And next is, okay na sa akin ang color black ng shadow. Then the reflection should be not that one. Not that one. Let's see. Masyadong binilog siya. Okay, that one. And palitan lang natin yan. Okay? Then after that, i-adjust ko lang siya dito sa baba. So mayroon na akong reflection din. And ilagyan na natin siya ng ating balls. So punta tayo dito. Kopyahin ko na lang ito para madali. Copy. And let's say paste. So ito ay mga balls lang to, o bilog, na nilagay ko lang dyan. And then nilagyan ko lang siya ng effects. So at saka shadow, para mag-match doon. Okay? Then after that, adjust ko lang siya ng konti. Then lagyan ko lang siya ng animation. So wipe number 1, then the number 2 will be same wipe, and number 3 is also wipe. Then after that, mag-insert ako ng text. Let's say word art na lang para mabilis. And let's start your presentation title. Okay, so this will be your presentation title, at dito sa kabila lagyan din natin siya. Okay, and that's it. That will be your presentation. Okay, pag in-slideshow natin siya, so pag nag-slideshow kayo dito sa una, wala tayong effects, pero pansin ninyo ang ginawa natin, napaka versatile ng graphics presentation natin, di ba? And pag pumunta kayo dun sa kabila, andyan-dyan din siya, naka-versatile. Then pag nilagyan nyo siya, kinlik nyo or inaro down nyo, lalabas isa-isa ang ating presentation. So you can improve it more, pagandahin nyo lang siya using this versatile graphics design in your presentation. By the way, pwede nyo palitan ang design nitong ating base, no? Gaya nito sa rectangle, ito yung base natin. So pwede nyo siyang palitan. Paano yon? So balik tayo sa ating Pixabay. Okay, then let's say try natin ang wood na pattern. So mamimili lang tayo dito, and let's say itong klase ng wood na ito, medyo darky. So right click lang natin, then copy image. Then after that, balik tayo doon sa ating PowerPoint. Then right click lang natin itong base natin. Then select ulit ang format shape. Under the format shape, punta tayo dito sa fill and line. Then palitan natin siya ng picture and textile or texture fill. No? So dito, pwede nyo siyang palitan na kagad. So dito under the texture, pwede nyo siyang mamimili kay dito. So pwedeng ito, pwede nyo siyang palitan, or pwede rin ito, no, na nasa wood siya. So pwede rin gamitin natin yung kinopy-paste natin dito, which is ito yon. So paano siya ilalagay? So balik tayo doon, click nyo lang itong picture source, then click clipboard, at mapapansin nyo yan na ang ating clipboard. So same procedure din dito sa kabila. So i-click lang natin itong base natin, then punta tayo sa picture of texture, and click natin yung clipboard. Yan na ang mapapalitan siya automatically, no? Kung ayaw niya siya, gusto niyo yung nandito sa texture na nandito, let's say ito siya medyo parang light, para at least medyo ano yung sa tingin niyo medyo okay siya, maganda siya. So yan ang gagamitin niya, pero i-partner niyo lang siya dito sa ating kulay sa baba. So para hindi siya yung parang maiiba, no? So ganun lang kadali ang ating versatile. Sana may natutunan kayo sa tutorial na ito.
Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at sana suportahan niyo pa rin ako hanggang itong taon na to, hanggang matapos ulit ang buong taon. Magsama-sama tayo at dito sa ating video tutorials para kayo pa rin ay matuto ng iba't ibang tricks and tips. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.